sa mga CPAs na may kulang ho sa inyong CBD units o wala po kayong pambayad para makakuha ho kayo ng CPD units, nagbibigay ho ako ng mga libreng CPD units. Pag-aralan natin paano kayo magkakaroon ng CPD units. Ayan po yung aking offer sa inyo, 19 CPD units. Gusto ko lang hong ipaliwanag sa inyo, mga ka-taxpayer kong minamahal, mga CPAs kong minamahal, wala pong bayad to. Zero fee. At wala ho akong intensyon na makiusap sa inyo, na paki-like yung aking Facebook o kaya yung YouTube o mag-subscribe kayo. Hindi ko ho sinasabi ho yan. Wala ho akong inihingi sa inyo at wala ho akong pinatatrabaho sa inyo. In fact, inooferan ko lahat ng CPAs na nagsisimula pa lang or struggling. Magsama-sama ho tayo, pare-pareho tayong nag-struggle right now para ho tayo ay magkaroon ng hanap buhay at negosyo. Sa mga gustong magkaroon ho ng 19 CPD units, ito po yung requirements ko. So, gagawa ho kayo ng letter of intent o tinatawag kong LOI. At yung LOI na yan ay i-email nyo po sa akin. Ang email address, ito po. Okay? Email address, again, ayan. Hindi kung saan-saan po ninyo i-email. At ang coding ho natin is, ano ba yung kukunin yung CPD units? So, meron tayong coding na LOA 1. Yan ho yung isa. Hanggang 19 ho yan. So, LOA hanggang dash 19. So, isang CPD unit, isang topic. So, magkakaroon kayo ng 19 LOI para ho sa 19 LOA topics. Yan lang ho yung sinasabi ko sa inyo. So, ang content ho ng inyong position paper ay ABCD. Ayun. A, represent application. Paano nyo i-apply yung batas? Anong benefit sa inyong taxpayer? Letter B. Comprehension. Paano nyo na-comprehend? D, delivery or decision. Paano nyo i-deliver yung na-comprehend ninyo o yung natutunan ninyo sa inyong mga kliyente? Letter E is yung effect. Paano nyo ipapaliwanag yung effect sa tao o sa kaibigan nyo? Umpisa nyo sa nanay nyo at sa mga kapatid nyo kung gusto ninyo talagang maging tax specialista. Umpisahan nyo ninyo sa salamin kung wala kayong makausap. Sa salamin kayo mag-interpret. So, pag nagpadala ho kayo ng LOI sa akin, included na nga ho yung A, B, C, D, E na yan, babasahin ko at then bibigyan ko ho kayo ng certification na meron kayong 1 CPD unit. Wala ho kayong babayaran sa akin, wala ho kayong gagawing trabaho para sa akin. Nasa inyo ho yun. Ito pong topic na to ay para ho sa mga CPAs. Pwede rin ho ito sa mga bookkeeper. Pwede rin ho yan sa mga taxpayer, user-friendly. Para ho sa mga bookkeeper at mga taxpayer, ang suggestion ko ho, kung gusto nyong mapanood yung kompletong video about each topic, pwede ho kayong pumunta sa YouTube channel ko. At ang makikita ho nyo sa YouTube channel ko, kung gusto nyong pumunta, hindi ho sapilitan ito, ay ito. Dito ho kayo pupunta, okay? Para makuha nyo ho yung lahat ng di-discuss ko ngayon sa araw na to. So, naka-live ho tayo ngayon sa ating ka-taxpayer. So, pag-aralan ho natin, ano ba, sir, yung pag-aaralan natin? Again, gusto ko lang i-remind, ito pong pag-aaralan natin is useful tools and profitable skills na nire-recognize dapat ng ating PRC as part of the continuing professional development. Pwede ho kayong maging member, pwede kayong maging mentor. As I mentor, pwede rin ho kayong mag-earn ng CPD units. Tutulungan ko kayo paano kayo maging mentor sa mga member ho natin. And of course, kayong mga taxpayers, pwede nyo suportahan ho yung inyong paboritong mentor. Okay? Hindi ho natin yan ipagkakait sa inyo.
Part na rin ho ito ng ating LOA curriculum ho natin yan na makikita nyo nga ho sa ating YouTube channel. Ang pag-aaralan ho natin, may 19 topics ho ang isang letter of authority. Ito po yung 19 topics. Isa-isahin ko ho. Ito ho yung LOA-1. Ang topic ho nito is ito po. Mapapansin nyo ho may kulay. May number. Nakatapat yung number. At ano ho yung ginamit na section sa tax code or mga regulations. Ayan. Topic number 1, ito. Ang gagamitin ho ninyo, ito, babasahin nyo para makagawa kayo ng A, B, C, D, E. Next is, mga taxpayer kong mahal, is number 2 topic. Ayun. Ano po yung number 2 topic natin? Ito po. Makikita nyo, original taxpayer copy. And ang gagamitin nyo ho yung rule is RMO 44. Hindi ko na ho babasahin kasi sayang naman ho ko yung talent ho ninyo kung uulit-ulitin ko. Number 3 topic natin is, yan, number 3. Related ho sa heading at ipamapapansin nyo, meron hong connecting bridge dito. Nakakonekta ho yan sa Revenue District Office. So, ang gagamitin ho ninyo, eto ho. Para makagawa kayo ng A, B, C, D. Ayun. Ganun pala kadali lang yan. Yes! Pag na-master nyo to mga ka-taxpayer kong minamahal, sisiyo sa inyo pag-awak ng letter of authority. Sisiyo. Next is number 4 topic. Yan. Ito po yung number 4 topic at mapapansin nyo, laliitan ko, related ho yan dito. Okay? Mayroong bridge silang dalawa. Number 5 topic. Yun, ito pong lakihan natin para makita ho natin. Letter of authority, ito ho yung gagamitin yung rule para maintindihan. Ano ba ibig sabihin ng letter of authority? A, B, C, D. Again, number 6. Yun. Ang number 6, mapapansin nyo, meron siyang nakakabit. Expedite, ito. Gagamitin mong rule, mga ka-taxpayer kong minamahal. Ayan, palakihin natin para makita ho ninyo sa mga malalabo na mata katulad ko. Ayan, mapapansin ho ninyo, ito ay nakakabit dito sa expedite. At ang rule na gagamitin nyo, ito po, para makagawa kayo. Sorry, hindi ko pwedeng i-discuss kasi challenge ito sa mga CPAs. Challenge. Sana itong mga CPAs natin gumaling at pinapanalangin ko na mas magaling pa sa akin yung mga CPAs na matutulungan ko, na mamamentor ko. Pangarap ko yan sa buhay ko. And number 7 po is ito po. Ayan. Itong number 7, napakadaming rule na dapat kayong pag-aralan. Yan po yan. At ito. At again, nakakabit po yan dun sa ilalim. Kung paliliitin ko yan, makikita nyo yung kabit-kabit na yan. Ayun, no? Ibig sabihin, iisa lang po yan. Let's go sa number 8. Uy, sa number 8, maganda. Maraming kabit-kabit din. Ito ay nakakabit dito. So, anong gagamitin mong rule? Ito po. Para maintindihan nyo yung mga color coding ho natin dyang topics. Topic number 9. Napakasimple lang ho ng topic number 9. Examine lang ang pinag-uusapan dyan, mga ka-taxpayer kong mahal. Pero napakadami ho ninyong dapat pag-aralan. Isinulat ko na ho rito para hindi ho kayo maligaw. Okay? Babasahin nyo na lang ho yan. Well, again, A, B, C, D, E. Number 10 topic. Yon. Ang number 10 topic, sa pinag-uusapan ho yung books of accounts. At ang gagamitin nyo hong batas ay ito. Number 10 po yan. So, let us go to number 11 topic. Ang number 11 topic is other accounting records, all required documents and records. Again, ito po yung inyong gagamiting rule to overcome any obstacle sa BIR LOA. Topic number 12, all internal revenue tax. Yan po, naka-highlight na yan. Ito po ang gagamitin nyo. Topic number 13, date coverage, section 235 tax code. Coverage,
Ito po yung pinaka ano eh, napakagandang topic na gustong-gusto kong ano eh, i-discuss eh. Ito po yung mga gagamitin po yung batas para hindi ho kayo maligaw. Mga minamahal kong CPAs, kung nakikinig kayo sa akin, ha? Topic number 15, again, may relationship po yan sa baba. Makikita nyo, parang may connection. Topic 15 ho yan. Ito po yung mga kailangan yung batas pagdating sa topic 15. Topic 16, ito po. Ang topic 16, 1 CPD unit per topic ho tayo, mga ka-taxpayer kong minamahal. Inuulit lang po natin. At yan po ang kailangan ninyong basahin. Ito pong mga rule na to para ho kayo makapag-come up ng technicalities na tinatawag kong A, B, C, D, E. Topic number 17. Ito po ang topic number 17. Ito po yung related na batas sa topic 17. Topic 18. Okay, ayan ang topic 18. At ang batas na kailangan po ninyo, ito po. And the last topic, mga ka-taxpayer kong minamahal, is topic authorized representative. At ang kailangan nyong basahing batas ay section 51, New Civil Code. Hindi ko na ho binanggit yung article para ho dyan. Ano po? So, sana po ay mayroon ho akong naitulong sa inyo. At again, welcome po kayong lahat dito sa ating libreng pagtuturo sa mga CPAs. Hindi ko tinatanggalan ng opportunity yung ating mga bookkeepers or mga non-CPAs, mga non-lawyers, or yung mga taxpayers. Pwede rin ho kayong maging specialized person, maging tax specialista, at mapag-aralan po yung kung ano alam, batas naman ito para to sa lahat eh. So kung ano alam ng CPAs nyo, pwede nyo ho rin yung malam. Oh, so with that, mga ka-taxpayer kong mahal, kita-kita na lang ho tayo at expect ko na lang sa mga CPAs kung gusto ninyong maging tax specialista, pag-aralan ho ninyo muna yung letter of authority. So, peace and happiness be with you for life. See you later.